this is my first reward to Father Darwin to affirm his delegation and his authority and power as a spiritual director of CEP Bukol Tagbilaran chapter. And my second reward is that I would make a public apology. This is an opportunity again to make public apology to Reverend Father Darwin for the hard words that I have spoken against him and Tim Maria and his colleagues, also with Godwin Del Calibong. Good afternoon, everyone. Welcome. Mapagpalang araw ng Biyernes sa ating lahat. Muli, nandito naman si Brad Alvin Gitamundok, isang Bishop Delegated Roman Catholic Apologist, to share to you the doctrines and truth of the Catholic Church. You may be surprised with my theme for this afternoon's live stream here on Facebook, Unity with Catholic Faith Defenders National Office, CFD National Office, and also with apologetics groups like Team Maria of Father Darwin Gitgano and all other apologists, members of CFDs, another apologetics organization, SPMS, St. Peter's Men Society, CFLAMP, and others here in the Philippines from Luzon, Visayas, and Mindanao, should be had if we have to follow the church meaning of synodality. Meaning we have to be in communion with each other, we have to set differences, we should not focus on differences and minor peripheral differences, even doctrinally, so that we can have to understand more and to dialogue more with our fellow Catholics. Pero it does not mean that we have to compromise the major doctrines of our Catholic faith. Kadalasan kasi ang pinag-aawayan natin dito, actually, hindi naman cardinal doctrines of the Church. Sometimes, cardinal teachings of the Church like the Godhead theology, the Godhead catechesis, the Mother of God controversy, and others. But this has already been resolved to the Magisterium, especially here in the Philippines with the CBCP, a Catholic Bishops Conference of the Philippines. To the ECDF, it's the Dicastery, Episcopal Commission on the Doctrine of the Faith. Brother Chimanos is watching, my friend here, CFD Cebu. Shout out, Brother Alvin. Shout out to you, Brother Chimanos, and others who will also be watching. Please share this live stream, Brother Chi, on your walls and your groups and pages and your chat boxes. First of all, I am happy to have been heard, and actually I have watched the video live stream of Reverend Father Darwin Gitgano of Bohol in his Facebook account here on Facebook and FB. And I was delighted and happy that he welcomed the Godhead catechesis issued and promulgated by no less than the CBCP-ECDF, Catholic Bishops Conference of the Philippines, and Episcopal Commission on the Doctrine of the Faith. We know, and as a public knowledge, that Reverend Father Darwin is a supporter and is a fan of Sok Fernandez, because Sok Fernandez, he considered his mentor and his teacher when he was still a CFD, even not yet in the seminary here in Cebu, and even before he became a priest. So we can understand that point. But now, Reverend Father Darwin Gitgano has declared already in public that he humbly accepted the CBCP-ECDF catechesis on the Godhead doctrine, which means he separated ways, totally separated ways from the teaching and the stand of Brad Sok Fernandez on the Godhead issue, because Sok Fernandez would not accept that Godhead doctrine is to be interpreted literally. For him, it could be interpreted in any ways, but not literally. It could be figurative or whatever he wants it to interpret, but as long as it is not literal. That is the
stand of Bernsock Fernandez and mainly still if this here in Cebu. So that's why I'm calling Sok Fernandez, since your friend Bernsock, Reverend Father Darwin Gitgano has already humbly accepted the guided catechesis of the CBCP and ECDF. I hope also that Bernsock and his friends over there in San Jose Recoleto, CFD here in Cebu, would also humbly submit so that we can have unity. We will not be keep on debating this for our lifetime. We have to put an end to this debate and controversy because we are inside one family as Catholics. Now, as you have noticed and observed in my live video, I've exposed the doctrines of Father Darwin other than the God-died doctrine that I believe years ago he also stood with Bernsock and the rest of CFD Cebu, Brother Adam Ampere and the rest of the CFD local board here in CFD Cebu RCDC San Chapter. Now, during that time, even Father Darwin called me and Brother Ramon Gitamondo to compromise with Bernsock Fernandez that this should not be consulted anymore to CBCP. Just on our level with CFD, this would be settled once and for all. And that on our side, we would not talk about this. But we refused with Brother Ramon because we know that Bernsock Fernandez is very hard to dialogue because he will always have his own way and he will always put himself first and above everybody. He would not listen and be taught by persons he deemed lesser than himself. So we did not affirm to that proposition by Reverend Father Darwin. During that time, he was still on the side with Sok Fernandez. But fortunately, with God's grace, sa tulong ng biyaya at awa ng Diyos, sa Reverend Father Darwin as head sa CFD Bohol, particularly in the Diocese of Tagbilaran, kasi iba naman yung Diocese of Talibon na headed naman by Father Greg Mendez na noon pa ay kakampi na natin sa God died literal, no, na stand. Eh ngayon lang, bago recently, siguro by faithful reflection and meditation and prayer, Reverend Father Daniel has already stood his stand that he would side and submit to the CBCP-ECDF. He's not submitting to me or to Brother Ramon or to Father Fran or to Father Abbe, but to our magisterium, because me, anyone here, even the priest, even Father Abbe, even our national spiritual director, is not, strictly speaking, part of the magisterium because we are not bishops. we are not still the successor of the apostles in the full sense of the term or the word. So, I am happy to welcome Reverend Father Darwin Gitgano's affirmation. And for that, a good act or a good deed or a good word which comes from a priest who I think in many ways have committed and taught error in the past should also be given due consideration and due a reward. No? Ibig sabihin, pag ang kasama natin sa bahay, halimbawa kapatid natin, nag-away tayo kasi may maling nagawa, tapos binawi niya yung mali na yung nagawa o naturo sa loob ng bahay natin. So meaning, he affirmed yung previous and past errors niya noon. So ngayon, he is now on the right standing. We should reward him. So as a reward to Reverend Father Darwin Gitgano, number one, I recognized his authority as spiritual director of CFD Tagbilaran Diocese. Dati, hindi ko kinikilala kasi nga, ang reason ko, if you a priest deny a cardinal doctrine of the church, God died, ay ibig sabihin yan, you are not worthy to be spiritual director. Yun talaga ang what is behind why I do not recognize Father Darwin. No? So, with this development that Reverend Father Darwin has already sided with the CBCP-ECDF, he taught himself about the God-died catechesis on live stream here in Facebook. So he really made a stand publicly, not only as a spokesman for CFD Tagbilaran, but a spokesman not only for Timaria, but for himself.
So therefore, at this instance, this morning, 5 hours ago, after this live stream, it is a public acknowledgement of our Catholic faith, which means Reverend Father Delgado has already been given by God the full authority as spiritual director of the Diocese of Tagbilaran. Notwithstanding his other, as I deem, erroneous teaching, but it can be settled within the CFD National Board because we have a committee and of discipline and conciliation committee. So we will make due process that we will dialogue with the Team Maria in the spirit of synodality within the ambit of the CFD organization under the Committee on Discipline and Conciliation. So this is my first reward to Father Darwin to affirm his delegation and his authority and power as a spiritual director of CFD Bohol Tagbilaran chapter. And my second reward is that I would make a public apology. This is an opportunity again to make public apology to Reverend Father Darwin for the hard words that I have spoken against him and Team Maria and his colleagues, also with Bradwin Del Calibong, and even others if the National Board officers like National President Ryan Miliano, whom I deemed before as incompetent, but I see now that I was wrong. Brad Ryan Miliano is a very competent national president. Salute and kudos to him. I hope you will share this video with Father Darwin and Brad Ryan Miliano. And now they are having a pre-debate conference with RGCino. We also pray for this RGCino of LCA so that he will be converted, so that he will recognize Novus Ordo and Second Vatican Council as really from the Holy Spirit, from God. It is really a gift of God to the Catholic Church. Because until now, that's why this debate came out. I also challenged Brad RGCino for this, because he is attacking the Novus Ordo, our modern rite of the Mass. He says in his live stream that the Novus Ordo is of satanic or demonic origin. So CFD National Board refuses to accept such an attack or a blasphemy against our Novus Ordo. And me also, as Bishop Delegated Apologist, also doesn't like that you claim to be a Catholic, Mr. RGCino, and then you spread to the whole Philippines and to the whole world through SOCMED, to the internet, to Facebook, and to YouTube in your live stream, that the Novus Ordo is demonic. So I also have to correct you on that if need be. We will also have a debate after the CFD National Board. But we will pray for the CFD National Board that Brad Sino, after this, their debate would coming this month, this weekend, they will be having a pre-debate conference. Then the debate would occur anytime this August or September. Then we will pray for Brad RGCino, because the CFD National Board is on the right, is on orthodoxy. Mr. Sino on the side of heresy, on wrong teaching. So that Mr. Sino would realize his errors and be in union with the CFD National Board all over the Philippines, so that we can attain unity. Because actually, we are divided, because even within the Catholic Church, we have its own peculiar teaching that we have learned from books, from our studies. We should have consultation. That's why synodality has also to do with consulting other fellow apologists which are elder than us, which have also expertise on a certain field and experience also. For me, I am one of the oldest, if this here, if you consider my apologetics career of more than 40 years. By the way, shout out to my good friend, Brad Roderick Hugo is watching now. Brad Ramon Mapalo na all, my good friend. Ito si Brad Ramon, nagkaaway din kami dito sa Facebook. Nagsagutan kami dahil dyan sa division namin with Team Maria. Pero ngayon, naintindihan naman ni Brad Ramon na may punto din ako. Although, ang gusto ni Brad Ramon, huwag naman masyado ipahiya, iti down ang Team Maria kasi kasama nga natin at pare si Padre Darwin. So, I consider also the side of my fellow layman. Hindi naman talaga ako na hindi ako nagpapaturo eh. I also learn from people. Although they are not bishop delegated layman like me, I also learn from their point of view. And I consider it. Kaya nga, dito sa Gera kasi, Brad Ramon, may concession.
eh, yung nangyari dati, Brother Ramon, kaya galit na galit ako kasi wala man lang concession on the side of Father Darwin. Parang pinipilit nila yung pagtanggi nila sa guided catechesis in a subtle way. They are quiet, no? They do not stand that, especially Reverend Father Darwin Gitcano, the leader of Team Maria. So pinalabas pa naman ng CFD Cebu na Father Darwin is on their side. So hindi guided literal. So that is cardinal doctrine of the faith. Kaya Brother Ramon, doon ang punto ko na they should also have to concede. Pag na-correct natin, lalo na cardinal doctrines, kahit unahin na yung cardinal doctrines to concede, okay na ako dyan. Eh, nagmamatigas, kaya lumabas talaga, magkakaaway tayo. Kaya parang sa pamilya ng Brother Ramon, halimbawa, magkapatid tayo, ako ang nakakatanang kapatid, ikaw sunod sa akin, in gumawa ka ng pagkakamali, no, in speech, halimbawa, nakapagsabi ka ng mali sa nanay natin, siyempre, papagalitan kita as elder brother. Eh, pero if you will not concede your error, palagi talaga akong magalit sa'yo. Parang magkainitan talaga tayo palagi. Pero later on, in the day or in another day, you will concede that nagkamali ka. Even though you did not say sorry, pero makita naman sa gawa mo na you are sorry for having offended our mother. So later on, I will consider you because we are brothers in the family. Ganon din sa simbahan eh. Oh, have you noticed that during years ago before the COVID, or during the first years of the COVID, nagkasagutan din kami ni Father Darwin at Tintin Maria. And then ako naman ang nauna humingi ng apology in public. Although sila, walang apology sa akin, pero inatake naman nila. No? On their side, even Reverend Father Darwin, I also give forgiveness to Father Darwin for calling me Buang in the chat box. Hindi lang daw ako inggit and be, but talagang na ganun na daw ako. Pero I forgive Father Darwin kasi kasama yan sa sagutan dito sa pamilya natin eh. I see them as normal human beings naman. Nasasaktan sila, nagagalit din tulad ko. You have also to understand me because I'm also a human being. I'm not infallible. No, I don't have the virtue of inerrancy na hindi ako magkamali. Emotionally, I can also be wrong. Kaya nga, magalit din ako. I can also do ad hominems and personal attacks. So, hindi natin yan maiwasan dahil sa init ng pagtatalo. No? Lalo na kung dito ako sa side na tama ako, tapos ang sa kabila ay sina matigas talaga kasi inipilit yung mali kahit na showdown na talagang mali. No? Halimbawa, yung mga punto doktrina na sumbong na natin sa CBCB-ECDF, tapos may CFD pa dyan, tulad ng grupo ng Timaria dati, years ago, ngayon na sila bago, this year lang talaga sila, Jando Alabado, Wendell Talibong, to proclaim na side na sila sa CFD kasi napromulgate na ng CBCB-ECDF, meron na talagang sulat pa, Archbishop Balyes, Archbishop of Davao, Local Ordinary of Davao, Archdiocese, at saka CBCP President. Kaya ngayon na sila nag-concede. Eh, nung araw, wala pang masyado silang sinasandalan. Ayaw nilang makinig sa CFD National Board at sa akin at kay Brother Damon at kay Father Abby at kay Father Fran. So yun kasi ang nangyayari. This is already a case build up of how many years na they have been hard to accept the truth of our Catholic faith, especially the God Died Doctrine. So intindihin nyo ako as Bishop Delegated Apologist, I have to take my stand that sawayin talaga yun public every now and then. Even the silence, kasi kung silence sila dyan, si Sok, nabalita na yan public knowledge na magkaibigan sila ni Father Darwin Gitcano. So lalabas si Father Darwin as a priest is supporting Sok's stand na heretical stand. So everybody is also scandalized with that. Pero walang magawa kasi Father Darwin is a priest. But I have delegation, so I am in the house. I have to react. I have not only to react, but I have also to be mad, no? Hindi naman masama magalit talaga. Pero kung nasubra na rin at mayroon ng mga personal attack, yun ang kasamaan. So with that, I accept naman fully and humbly that I have also erred in making untoward words for Reverend Father Darwin Gitano in his person as a priest and as an exorcist and all the rest of his team sa Team Maria. So with that, I humbly apologize. Sana naman makikita to ni Father Darwin that I am happy that you already conceded with the Godly doctrine of the CBCP. I also affirm and agree with Father Darwin na hindi ang catechesis ni Brother Ramon, hindi catechesis ni Father Plan, ni Father Abby, kasi hindi naman tayo magisterium eh. Pag ubispo na, catechesis na yan,
ng simbahan kasi Magisterium CBCP ECDF. Kaya binabasa ni Father Darwin kung Cardinal Vidal kasi Magisterium na natin si Cardinal Vidal kahit patay na si Bishop Archbishop Valles. Magisterium niya natin kasi Arsobispo yan natin ni sa Bishop ang CBCP President. At saka si Bishop Palma kasi ex-president din yan ng CBCP si Archbishop Palma tapos local ordinary at Archbishop dito ng Archdiocese of Cebu na second to the Archdiocese of Manila ng Arkam. So, tama si Father Darwin. Wala tayo. From the priest to the layman, wala tayong sariling aral na that we can accept that it comes from our own. Although sometimes we layman is used by God to explain His revelation in the scriptures, in the magisterium, but to declare it as our own, we cannot declare, we cannot do so. So it is from God given first to the magisterium. If we discover something, it is already from the magisterium. Kaya kung mag hindi tayo, we disagree with each other as layman, we consult the magisterium kasi nandyan na yun sa kanila. Kahit hindi pa nila expressed na tulad natin, no, hindi pa nila masyado na explain in public. Pag konsulta natin, anong sabi ng magisterium ng CBCP-CDF, yun na yung explanation in public. So hindi yun sa atin, hindi kay Brother Ramon, hindi kay Father Plan, hindi kay Father Darwin, hindi kay Father Abe, kundi sa magisterium talaga. So we all have to bow the words of the magisterium. So para na rin na mga debate namin ni Sok, the magisterium has already make a decision and a judgment that yung mga debate yun talaga ang tama. Yung side namin ni Brother Ramon sa debate, pati si Father Plan, nagpag-debate kay Sok, yun talaga ang tama based on our CBCP. No, hindi based sa atin at sa inyong mga personal judgment. So yan po ang katotohanan sa anong nangyari sa CFD. Marami tayong problema sa apologetics dito sa bansa. Kasi, for example, itong mga traditionalists tulad ni RGC, no, who claims to be Catholic, but still they attack the CBCP, komunista daw. Andyan yan sa upload video ni Blancino, ni RGC, no. He claims to be Catholic, tapos he is a sympathizer of SSPX, tapos attacking also Domus Ordo, Armas. Our modern mass, the Pauline Rite mass, implemented by Pope St. Paul VI, no? During the Second Vatican Council. Kaya, dyan tayo magkaaway, no? Kaaway tayo in doctrine. And minsan din, nadadala na rin sa personal kasi alam natin, minsan kasi, matigas kasi ang ulo kaya na-personalize. O para din sa pamilya natin, masabihan mo yung kapatid mo na buang ka, gago ka. So, intindi natin mga Katoliko na that is just natural. What is supernatural here, what is divine, is that we consider each other when times comes na we have to be repentant of what we did wrongly or what we thought wrongly, we also have to concede, no? Eh, magpatalo din tayo sometimes ba, hindi na by pride, ipipili talaga natin yung mali. So yung ginawa na Reverend Father Darwin, na he stood really for this day today, kaninang umaga, that is a very welcome thing to do for me. Kasi I am his number one critic, no? I criticize Father Darwin. I follow his words and his teaching. So, I've seen that he changed this stand for the first time in the history of the controversy way back in 2014. So, almost one decade, Father Darwin is silent. So, now he spoke and he stood with the CBCP-CDF. So, I said, yay, praise the Lord, glory, hallelujah, that Father Darwin is now in synodality, in unity with the CBCP-CDF. So actually, sa Team Maria, meron kami pagkaisa and that is a capital doctrine of the church. So ang pagkaisa namin ngayon sa CFD National Board sa doctrina ng God died catechesis, in which means that it should be interpreted, the word God died is to be interpreted literally, not figuratively, as taught by our church magisterium. Full unity na tayo with Team Maria. So dyan, wala na akong akusasyon sa buong Team Maria kasi si Father Darwin, yes, as a leader of Team Maria, spoke for the group. So, mga membro nila, kasama na yan kasi matakot naman yung kay Father Darwin. Eh. Kasi Father Darwin naman baga ang hari-hari dyan sa Team Maria sa Bulo, pati sa Bulo CFD. Kaya nga, gusto ko kay Father Darwin ko concede yung mga, kahit na yung mga ibang aral niya na mga kakaiba, no? I termed it before na kawirduhang aral, hindi naman niya inuulit ng pagturo. Na we will dialogue it inside the CFD to the Conciliation and Discipline Committee. So, within the organization, hindi natin i-publicize, I would not dare to attack again Father Darwin and his teachings, sila Jando Alabado, Wendell Talibong,
Kaya nga dito ako ngayon nag-apologize for saying sour words and hard words against them. Minsan nahahaluan ng adhominem, no? Kasi yan talaga sa init ng gulo at init ng debatihan at talakayan, hindi mo mapigilin lalabas talaga yan because of our human weakness. So I'm heartily sorry for doing that to Team Maria, with led by Reverend Father Darwin Gitcano and his team, the group. Wendell Talibong is also a Vice President of Safety National Board. May nag-iba dyan, nagsabi, Brother Alvin, hindi ka naman tinatanggap na si FD, natanggal ka daw. I'm also giving forgiveness to them, no? Kahit na ganyan, personal din attack yan. Father Darwin calls me na buang daw ako. Tapos, Wendell Talibong keeps on announcing I'm not anymore si FD. Even though it's not true, I forgive them for that, no? Okay, as a family, no? Tulad nga ng pamilya natin sa bahay, magkamali yung kapatid natin, we will not hate them forever because they are our brothers and sisters forever in the house, in our family. Ganun din sa church, sa simbahan. Time na mag-concede, yun talagang basis kasi mga cardinal doctrines, bigyan naman natin ng paggalang, no? Because that is an heroic deed for a person to leave behind his errors in the previous and in past times. So that is a welcome deed and hero act on the part of Reverend Father Darwin to finally concede. Yun ang naman ang hinahanap ko, eh. Every time I do live stream noon when criticizing Father Darwin, I always challenge Father Darwin. Father Darwin, kung totoo ka na spiritual director ng CFD Tagbilaran Diocese sa Bohol, make a stand, a public stand na God died literal ka talaga. Ipagtanggol mo ang CBCP, ECDF. God dead catechesis, huwag mo kaming pabayaan. Dapat magkaisa tayo dito. Pag hindi mo yan ginawa, ibig sabihin dun ka sa side ng kabila. So hindi tayo magkaisa dito, kaya palagi tayong magdidebate dito. So ganyan, by and by, let's talk these things out in a way na mga dialogue, in spirit of dialogue. So ako, kaisa din ako kay Brad Ryan Milano. I also respect him as a CFD National President. He's duly elected and delegated as CFD National President. And I also congratulate the CFD National Board, Reverend Father Fran Villegas, the Directors, Reverend Father Lucas Inok, for having the blessing from the apostolic blessing from the Pope in Rome to the Cardinal. Meron sila talagang apostolic blessing. It is given to them by Rome. Nakapustiyan, nandyan pa ang pangalan ni Reverend Father Fran Villegas. So I am happy that these things, instead of making this difficult for us, if they let us make this easier for every one of us, no? So we can sleep well and we can evangelize with a pure conscience and good conscience without having to always tackle our fellow Catholic. I hate this thing to criticize fellow Catholics or even to criticize Argentino for his wrong teaching. Pero kasi mga kapatid kong Katoliko, dapat intindihin nyo rin ako nga kailangan natin to gawin. Kasi kung hindi natin to gagawin, public social media na tayo ngayon. Hindi naman tayo tulad ng 1960s, 1950s na radyo pa lang. Medyo yung TV, konti pa lang may TV. So yung magtuturo ng mali, hindi pa masyado makalat. Merong instance na mamamatay ka lang, hindi mo pa marinig yung maling pinagkalat ng kapwa Katoliko mo. Ngayon social media, even the children, the kids, and even the old people na mamamatay na, matuto pa ng maling aral. Yan ang problema dito ngayon sa modern times natin, no? Kaya nga, social media, internet, is both a blessing and a curse. Kasi blessing, kasi we can evangelize here, no? The truth of God from the Catholic Church. But it's also a curse if we are also teaching wrong doctrines and errors and heresies. Tulad sa ginagawa ni Mr. Argentino na nagkalat ng katakot-takot na basura ng mga aral, no, mga heretical teaching. Tapos marami siyang followers, thousands. Kaya kasi Padre Darwin, I criticize him so that yung mga followers niya na more than 100,000 sa Team Maria can also have a second point of view. Kasi if we're not criticize him in public, nobody would think another point of view to weigh it all para ma-sift natin individually kung ano ba talaga ang tama. So lalabas, pagka nagturo sila ng mali, si Father Darwin, tama na yun para sa lahat. Walang mag-criticize, eh. For example, if I don't have live stream to criticize his teaching,
So, lahat ng followers niya, amen ang amen doon. Yun nga ang nangyari kahit ka kay Wendell Talibong. Oh, marami nang naniwala doon sa mga teaching ni Wendell Talibong sa exorcism niya, which is not actually for me, which is not precise, no? Sabihin na lang natin na which is not precise, which is not accurate, and still to be decided by the National Board Committee on Discipline and Conciliation. So, hindi pa tapos ang debate natin dito, only confided within the ambit of the safety organization. So, yung mga reklamo kay Father Darwin, idadaan natin sa safety, no, para formal, para in the spirit of unity and solidarity, walang atakihan. Kaya, hiningi ko naman sa side ni Father Darwin na, stop also attacking me. You have also made a video na exercise si Badalbin. Huwag na lang natin yan ng mga ganyan na mga personal attack. Actually, kung we will weigh down the personal attack, mas mabigat itong ginawa nila ni Padre Darwin sa akin and my person. So in a war, nobody is right in war, no? Kahit nasa gira sa Ukraine at Russia, in a way, Ukraine may mali din, no? May mali din ng Ukraine kasi kahit inunahan sila ng Russia, siyempre, unang nagkamali ang Russia. Pero at this point in time na medyo ang Ukraine umaatake na mismo sa loob ng Russia, yun, nag-start na ulit ang pagkakamali ng Ukraine. Kaya nga, pagkatapos ng gera, both sides are already wrong. Ganun din sa simbahan kasi tao lang tayo eh, hindi naman tayo perfect. Pero we strive to teach perfect doctrine kasi perfect talaga ang doctrine at aral lang simbahan Katoliko, tayo lang mga nagkamali kung meron tayong personal private interpretation. So now, once again, in the spirit of unity and synodality, yung talaga ang pinipreach ng simbahan natin ngayon by Pope Francis, our Pope, no? Ang ating Santo Papa at sa ating mga obispo sila, ang ating CBCP, ganun din, synodality sila, Archbishop Villegas, at ito din ang gustong i-implement din ng CFD National Board. So ako, as Bishop Delegated Apologist, I am now also one of the proponents na talagang tayo mga CFD, dapat tayo magkaisa. So, from this moment on, kung may mga diferensya tayo, we will resolve it. Doon tayo magsumbungan sa CFD National Board. Doon natin i-reconcile, no? No. That is my suggestion. Huwag nyo lang magreklamo na, Brother Liben, grabe naman banat mo for the past. Kaya nga, nabanat ko yun, brothers and sisters, kasi na-public na kasi nila yun. I have also made an effort na i-ano sila sa chat box, but we cannot communicate with each other, eh. Kasi doon sa chat box, magdedebate rin kami. Walang mag-concede. So, napublicize talaga. Kay nagkalat naman. Baga yung maling turo na I have observed from their group, marami na rin naniniwala. So, how can I retrieve it? So, the last, ang last discourse ko is also to do a live stream to make a critic. Minsan sa criticism natin, may mahalo talagang personal attack. Hindi yan maiwasan eh, kasi tao lang tayo. Doon mga personal attack, yun ang hiningi ko ng tawad o pamanhin o apology kay Reverend Father Darwin Icano, ni Wendell Talibong at ni Maria, at pati na rin sa National Safety Board, kay Reverend Father Fran Villegas, Reverend Father Lucas Inok, kay Brad Ryan Miliano, ang ating Safety National President, and all the rest of the Safety Board like Eric Romero, sila ni Wendell Talibong, sila ni, hindi ko na ma-mention lahat eh, kasi hindi ko naman memorize mga pangalan niya, but I know them all, no? So once again, I would like to express my public apology to CFD National Board led by our spiritual directors sa aking mga kahinaan, sa aking mga pagkukulang, sa aking mga witness, and to the hard words that I have post the apologetics na situation in the Philippines na naka ano din ako ng gulo at apoy. Pero, oh, this is also a blessing kasi nga, yung pati na yung pangangaral, kahit magalit yung tatay at nanay natin, chinilasin tayo at bunalan taog ka ng sinturon, makaayo manghihapon na to. In a way, you would not condemn me na ikaw, Brother Alvin, demonyo ka talaga, masama yung ginawa mo, tapos ngayon mag-apologize ka. Hindi, blessing din yun in a way kasi makukurek din natin sila. Not siguro ngayon, tulad ng nag-criticize ako few months ago, di, nakatulong din yun na in the perspective of Father Darwin, na nagbasa na sa CBCP, he becomes enlightened. So yung narinig niya, na-challenge ko, Father Darwin, tindigan mo niya yung guided catechesis na literal talaga yun. So yun ang challenge ko from my side, from my person. I-consider yun ni Father Darwin in the light of the CBCP, in the light of my challenge, in the light of CBCP guided catechesis. So ngayon, na ginawa niya yan,
So ako naman, I would be quiet, no? Kay we, I also wanted to be united with them. Wala talaga akong grudge dito na kahit na nag-concede na si Padre rin, aawahin ko pa rin, yan talaga ang labas talaga yan. Masama talaga ang pakay ko sa grupo nila. Lalabas dyan, ang accusation nila blood dyan doon na na-envy ako sa kanila. Tama na yan. Kay kahit na nag-concede sila ng tama, minamala ko pa rin. I do not appreciate. So sana din on my side, ma-appreciate ni Father Darwin yung correction ko sa kanya. No, I do not demand na he also apologize in public to me, calling me buang. Kasi it's part of being humble na pag makriticize ka, wag mo na lang paluhurin sa'yo yung nagkamali ng pagsabi sa'yo, pagsaway sa'yo. Kahit natawagin kang buang, mga bad words, no? Ano pa dyan, mga panot. Natatawa lang ako dito. Pero ako, I'm not really affected by their personal attack. Tulad ba dyan, do, laos na daw ako. I'm not affected because I'm doing my best and not as an apologist. And God was also with my apostolate. Why? Because He raised me into an international debater. Mantakin yung first Filipino Roman Catholic international debater. I'm even known in America. Kasi yung mga nakadibati ko, marami din silang follower, kilala na ako doon. No? Oh, so, that is an achievement on my part. So, meaning, hindi totoo yung sinabi ni Jando na laos ako. Pero sige lang, I forgive Jando for that. Kasi, out of his weakness naman, dahil nasaktan din sila, kaya ganyan na talaga. Parang lumabas talaga, away talaga. Pero ngayon, this is a good start kasi from Father Darwin Gitgano's concession of the God Died Catechesis na he believes in the CBCP-ECDF. So meaning, wala na yung gera natin on that portion, on that doctrine. So magkaisa na tayo dyan. So the rest of the doctrine na medyo na-criticize ko rin si Father Darwin, which I think mga minor doctrines, pero doctrina pa rin, we can discuss it inside the CFD National Board. Kasi ay si Father Darwin nag-concede naman. So meaning, he has really that humility na later on, kung makita na na mali siya, he will also concede. So, I would not judge him as a close-minded person. So, that's why I also reward Father Darwin to see him as he is. Wala naman akong question sa kanyang pagiging exorcist. He's really delegated. I have read his delegation posted on Facebook. Eh, yung pagka-spiritual director niya, na-question ko yung spiritual directorship niya. Kasi, yun nga ang punto ko. Bakit hindi niya tindigan yung tinuro ng CBCP-ECDF? Kailan niya yung tindigan? Na-challenge ko siya for the rest of the months before, hanggang ngayon. Pero this morning, nag-announce niya publicly, na-post niya sa kanyang Facebook. So, that settles the matter on that cardinal doctrine, on that cardinal issue and controversy. So, with that, I also reward Father Darwin for an apology. Humingi ako ng tawad sa kanya, I would not anymore discuss or criticize him starting today. So, sana maliwanagan kayo mga Katoliko, mga kapwa-Katoliko, you'll also be happy with me. Please pray for me and my apostolate na I will be always be guided by God na wala lang awayan at bangayan dito sa safety, magkaisa na tayo. Because, as I promised, you have heard from my word that starting today, I will not anymore criticize Father Darwin kasi at sa Tim Maria, sila Wendell Kalibong, kasi parang natapos na yung debate, yung mga minor issues, doon na lang natin isettle at pwede rin magdebate kami doon na lang sa loob ng safety. Hindi natin i-publicize, no? So, siguro doon sa mga minor issues, mag-discuss kami sa safety, possibly din akong mali. Possibly din kasi i-consulta natin yan. Hindi naman ako lang mag-ano dyan to criticize. They will also critic my side. No, may mga batayan ako, pero they also have to critic my side. They also have to listen to the CFD Conciliatory and Discipline Committee, no? Tapos sa ating mga spiritual directors, because I have also failed and respect to the spiritual directors. So that would settle the matter. I hope that kayo mga CFD, baguhin nyo rin ang pag-iisip nyo. Kung dati doon ka sa side ni Father Darwin, tapos you also love to attack me, inyo po kong gilibak diyan sa chat box, tigilan nyo na yan, no? Kay it would only add more fire, more heat to the already burning issues of our day in apologetics here in the Philippines in the Catholic Church. So I hope you will stop that. You will share my video, this video, na you will welcome this and tell all CFD your chat box na mula ngayon, sabayan natin si Badalbin kasi irespeto din natin ng side niya, na he will stop his criticism of
Father Darwin Gitgano in public and Ate Maria, and he will settle the other issues that he disagree with Father Darwin inside the CFD organization to the Committee on Reconciliation and Discipline. And Badalbin has already apologized and asked forgiveness. So bigyan naman natin si Badalbin ng puwang sa ating puso. So let's us stop also criticizing Badalbin. So yan lang naman ang hiningi ko. Kasi if I concede, if Father Darwin concede, all of us here concede with each other. We respect each other. We give out exude true love for each other. Ibig sabihin, meron talaga tayong pagmamahal sa kapwa nating Katoliko. Isa talaga tayong pamilya. Eh wala namang pamilya dito sa mundo, sa Katoliko at hindi Katoliko, na walang bangayan, walang away. Itatay at nanay nga natin, nag-aaway eh. O si kuya at ate natin, nag-aaway din. E tayo din, kipag-aaway din tayo sa ating nakakatandang kapatid at sa ating nakakabatang kapatid. Ganon din sa simbahan. Pero ang importante dyan, that later on, this will be resolved. This will be resolved how? If somebody, one of the parties, the one of the parties will concede, the other will also be affected. Kaya itong ginawa ni Father Darwin kaninang morning, di ano ang positive effect nito. Kaya yun nga ang sina-challenge ko ni Father Darwin. Father Darwin, I'll stop criticizing you if you stand with us, if you stand with the truth, unless you are still quiet till death. Ay, hindi ako titigil dito kasi lalabas dyan, influence mo yung mga followers mo to stand with the heretical teaching na kontra sa simbahan, sa magisterium. Eh, ngayon, nag-concede si Padre Darwin. That is, parang ibig sabihin na side talaga si Padre Darwin sa debate pa, sa controversy, na nanalo talaga yung CCBCP-ECDF na God died is to be interpreted literally. Ngayon ang pinaglaban ko na I have also expend much time and effort na mag-aral tapos makipag-debate sa minions ng mga kalaban natin. Kilala niyo man sila. Eh, naubos ko na yung pag-debate. So, Fernandez, Adam Ampere, EYD, Frenyap de la Pina, si Danny Cugtas, si Jones, hinamon ko yun, hindi man lumaban, natakot sa akin. O, ito sila, Jeffrey Quiliosa, mga kaibigan ko rin yan sila lahat. Pero I debated with them and I was formally defended by CBCP-ECDF na tama yung ginagawa ko. Pala na lang na-proclam ako, nananalo ako sa debate. So that is enough for me. Eh dito sa side sa Ate Maria, ngayon lang talaga sila nag-publicly concede in the person of Father Darwin as leader. So, kaya nga, I accept him as a spiritual director. No? Dati, I denied kasi nga, wala siyang clear stand dyan sa God died. Eh lumalabas siya ang ginawang taguan ni Sok na may pare na nag-sympathize sa stand ni Sok, which is wrong. O ngayon, klinaro na ni Father Darwin na gusto niya ng unity at synodality with CBCP, with CFD National Board. So I also have to concede, no? Masama naman akong tao kung maganda namang ginawa ng pari na nag-concede, nag-stand na gusto ko yun ang mangyari. Yun nga ang nagdiniman ko, ibinigay naman. O hindi naman nagdamot, nagbigay naman. So magbigay din ako sa kanya ng pagkakilala as spiritual director. Iangat ko rin siya. Dati na mababa pagtingin ko sa kanya, iangat ko rin siya. Kasi He now deserves and his work to be respected. So, kaya tinanggal na yung mga cardinal na mga maling aral tulad ng God died, Mother of God na figurative lang daw. So, sana maintindihan nyo yung point of view ko. So, from now on, I will not anymore. Here today, I end my criticism of the group. Kaya nga ako nag-publicly apologize. So, I hope that you will also share this with Father Darwin, with Benedict Talibong, and all the rest of the CFD, no? Dapat magkaisa tayo kasi yan talaga ang gusto ng Diyos in John chapter 17 verse 11 and many verses in the Bible. 1 Corinthians 1:10 sabi ni St. Paul that you should all be in one mind, no, in one purpose, one doctrine, Ephesians 4:5, one faith, no? Kaya yun naman talaga ang criticism eh, kasi kasama yung pagsasaway in public, Titus 1:13, Titus 2:15, Ephesians 5:10 to 12. Exposing errors in public. Kaya nga may debatehante sa Protestante. We do not condemn Protestants, but we have to criticize their doctrine in public. Ganun din within the Catholic Church, no? So, all of these things do not make this a problem na affected kayo mga Katoliko, no? I know, I understand that you also got carried away, got affected because emotional din kayo at saka natural naman na tao tayo, no? Kayo din nadadala sa gulo, sa bangayan, pero let us just see this in our perspective that let us be positive that all of this happened. May bangayan para to make things clear
to glorify the doctrine of God, no? Ang nanalo dito ang Diyos. Ang gineglorify natin ang Holy Trinity. When the magisterium speaks about the doctrine na tama itong guided catechesis to be interpreted literal, hindi naman natin inangat dito ang sarili natin, membro lang tayo eh. Kundi inangat natin dito ang glory of God, the Holy Trinity, our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya nga dito nagkabangayan kasi yung hari natin, hindi natin kilala yung turo niya. Ituro yun ni Kristo eh, na namatay siya. Revelations 1:18, 1:17-18, I died, His divine person died. Tapos may mga tumutol, membro ng kaharian, kaya may mabangayan dito, lalo lang sa mga sundalo. So, sana maintindihan nyo, ganyan nangyayari. So, praise the Lord, glory, hallelujah, na na-resolve na rin natin ang ating division. So, on my side, I hope you will be satisfied that from now on, I have already promised, kasi nothing to criticize because Father Darwin has already conceded this morning. So, yung mga ibang doktrina niya na para sa akin, I perceive it, it's different from the Catholic doctrine, we can dialogue and even do debate inside the CFD National Organization. And later on, it will be judged, siguro, konsulta sa mga exorcist doon sa Manila, then later on, consulted by CBCP, kung hindi natin masettle sa CFD. So, internally na lang, hindi na kailangan ilabas. So, I also ask the kind indulgence of Reverend Father Darwin Gitano, na Father Darwin, huwag niyo na rin publicize yung criticism, counter-criticism nyo sa akin, na parang nag-running debate tayo, mag live exposition ako dito, o mag counter-rebattle din kayo, i-refute nyo yung mga sinasabi ko, tapos in public din, tapos babanatan nyo rin ako. Itigil na lang natin yan, no? So, Reverend Father Daniel Digano, Brad Wendell Talibong, and all of the Maria, Jando Alabado, let's stop this mga discussion, because pointless na, kasi nagkaisa naman tayo, yun naman ang hiningi ko. Yun naman talaga ang demand ko kay Father Darwin, to stand with the guided doctrine. Kasi ganyan, dyan kasi nag-umpisa yung mga maling turo. Kahit yung mga minor, mga false teaching, non-eros, comes from the greater and the bigger and cardinal doctrines of our faith. Kaya gusto kong ma-confirm kay Father Darwin, he stands with the magisterium, para I can doubt na yung mga kunting mga tinuturo niyang kakaiba din, does not come really from him, kundi yung nabasa lang niya, nasunod o na falsely interpret niya, and it can be settled within, privately, within the organization. So from now on, I hope that every Catholic would be happy, every Catholic would be enlightened, na sana intindihan nyo rin ako. I also ask apology to the public, especially to the Catholic faithful, the lima na scandalized din kayo, na Brother Alvin, bakit kayo nag-aaway ni Father Darwin? Kami nasasaktan, napiktahan. So I also say sorry to everyone. So my apology is not only to Tim Maria, to the CFD National Board, to our spiritual directors, to the Catholic Church on in general, but also addressed to the faithful. So para to sa lahat ng laiko, lalaki at babae na napiktahan sa bangayan namin ng Tim Maria ni Father Darwin, at minsan sa CFD National Board. No, I also ask sorry, and I hope that you, in your heart, will forgive me. And again, I will ask, kita niya naman sa mga post ko dyan sa Facebook ko, na I always ask for your prayers for my apostolate, for me and my apostolate. Siguro yung iba dyan na nanalangin para sa akin, they also believe in my apostolate. So, narinig din ang Diyos. Kaya ngayon, narinig ang Diyos ng Diyos ng ang ating panalangin kay Father Darwin, na He will really make a stand. Yun naman panalangin ko sa Diyos para kay Father Darwin. Narinig ako ng Diyos kay si Father Darwin kaninang umaga, nag-make a stand in public. So that would also be time also in my part to do what I have to do, no? Sa pamilya kasi, pag ang isa nating kapatid may ginawang mabuti, dapat lahat tayo mag-concede. Hindi pwede na maggawa ng mabuti yung kapatid natin na kahit nang dati may mali din, hindi perfect. Wala naman tayong perfect na safety dito eh. Tapos nag-concede, gumawa na ng mabuti, igawan pa rin natin na masama. Ibig sabihin, masama talaga tayo. Kaya nga, ito ang bunga na maganda eh. Pag concede ni Father Darwin, ang bunga, ito, I am number one affected because I am the number one critic of Father Darwin. So nakita ko ngayon yung hiningi ko sa kanya, binigay niya, nadinig ng Diyos ang panalangin ko kay Father Darwin sa kanyang ministry. So, I can do anymore. If I am truly godly, I am truly a bishop delegated apologist, I should also respond positively with what Father Darwin did. So what Father Darwin did this morning, on my side, I have to respond positively, not negatively na awayin ko si Padre Darwin o babanatan ko pa rin siya. That is already evil on my part to do.
So, kaya nga, nagbunga ang magandang ginawa ni Father Rev. Nagbunga din ang magandang gawain ko sa personality ko at sa aking apostolik. Yun ang maganda sa Katoliko eh. Pagkasama natin sa bahay, naggawa ng mabuti, maapektahan tayo, tayo rin gagawa ng mabuti. Kaya yun naman talaga ang pakay natin dito sa mundo. Kaya nga may awayan kasi may isa dyan naggawa ng hindi mabuti, masama. Kaya ang buong pamilya apektado, kaya may bangayan. Because evil is what brings division in our organization, in our church. Kasi hindi naman ang demonyo nandyan lang sa labas ng Simbahang Katoliko. E number one ang demonyo dito, pinalakas niya dito. I-double team pa yung mga pare at ubispo natin na magtulo ng mali, na magsabuhay ng mali. By the way, I not also consider mga gawain na hindi naman kaya-aya bilang pare na I have already spoken it in public. So, nakuha naman ni Father Darwin ang mensahe ko. Let's also pray na talagang magbabago din sila sa lang sistema, no? Na hindi na masyado ba focus on money o pera yung apostolate natin. Kayo naman, alam nyo naman dyan. O, ito si Brad Ramon, mapalo na all, na kikinig to palagi sa akin. Alam niya, hindi naman talaga ako namimera. I ask him, sometimes, sponsorship sa load ko, 200 pesos. Sometimes, in a month, magbigay yan sa akin, 500 pesos. No? Hindi ko naman lahat hinihingi yan. Yun talagang nakita ko na, supportive sa akin, at talagang lahat ng debate ko at mga lecture ko na kikinig. Siyempre, doon ako magkaon, kasi sila yung mga fans ko talaga. So, pero I did not post my Gcash on public. Ang legit ko na pamimira dito, business ito, nagbibenta ako ng mga libro, tulad dito, mga manual. O, affordable naman kasi free LBC, may freebies pa. Marami akong libro dito binibenta. O, yun lang ang hanap buhay ko as full-time apologist. O, hindi ako nagpa-plus ng Gcash, no? Pero sige, out of respect, bahala ng iba dyan kung ganyan, ng ano nila, basta I advise them not to do that, na sundin yung style ko at ni Brad Ramon Gitamundok na huwag lang in public na maghingin ng mga donations kasi dyan tayo yaman eh. Kasi kung 1,000 magbigay sa atin ng 500 per month, biglang yaman si Brad Ramon. Ayaw ko ng ganyan. No? Marami tayong mga libro dito for sale. So, nandyan sa Catholic Apologetics Resources, tingnan nyo lang na sana nalipay mo sa akong gipaambit karon na ang atong purpose ini, no, di pa man Judean perfect, hindi talaga perfect agad na unity. We still have to talk it out with Tim Maria personally and with Wendell Calibong, Padre Darwin, mga CFD National Board officers natin. Basta at least, nag-initiate na ako dito ng apology to the National Board, to Padre Darwin and Tim Maria, to the National Spiritual Directors natin kasi na-affected ang mga pari natin, lalo na kayong mga layman, no? So, sana mapatayo na rin si Brad Alvin. I know that you have already forgiven me of my kakulangan at weakness kasi naintindihan nyo rin ang side ko, no? So, by our prayers, this is the miracle of our Catholic faith eh. Kasi sa pananalangin natin, sa patuloy natin pagrespeto, for example, me as an apologist, you always respect my friends here. Marami pa rin na sumusuporta sa akin kahit na may bangayan tayo sa ibang safety. Pero prayers, later on, this will be resolved by God Almighty. Kaya, ngayon, nag-concede si Padre Ruan ka ng umaga. Ngayon naman, after noon, I also concede. No. So, there is unity. O ano pang problema natin dito? Wala nang problema. This would settle the matter. So, this would start and is it. Although, di pa perfectly. Pero later, this will be perfected later on. Basta for now, I will promise to you na I would not make any more public criticism because I have already apologized. Especially kasi marami na akong pinangakuan dito ang ating mga National Spiritual Director, Reverend Father Fran Villegas, Reverend Father Lucas Inok, na lahat ng Spiritual Directors all over the Philippines. Pati na rin si Father Daniel Icano, Spiritual Director of Diocese of Tagbilaran, no, Bohol. Tapos sa CFD National Board, Ryan Milano, itong presidente. No? I'm sorry, Brother Ryan, for having also offended you and your sensibilities. I hope that you can forgive me. And the Reverend Father Fran Villegas, kasi marami din akong mga pagkukulang, no? Mga hindi maganda na sinabi sa kanila at saka nadadamay din sila kasi, kaya I have to make apology to them, the priest, although they are not directly or the persons themselves who I am criticizing. And again, especially to Reverend Father Darwin Gitano, Padre, pasaylo ako sa kong mga sayop ng mga bisulti po ng mga maot batok nimo sa imong apostolado.
nga pasalamat kay kong padis sa Ginoo nga ikaw gigiyahan nga mibarog na gyud sa doktrina sa Simbahan Katoliko. So karon sugod karon wa na gyud koy pagkritik nimo kay kanang Cardinal Doctes nga nagkausa na ta in the spirit of unity and synodality, nagkausa naman ta padre, di naman ta kontra. So kato mga minor doctrines padre nga ako gigitesis nimo, mahimo man ta to istoryahan kay nagi middle way between nga magka sinabot ta gyud ta padre kay pareha man tang Katoliko. So you concede this morning, I concede this afternoon. So praise the Lord, glory, hallelujah. Kining wala na resolve na gyud ang kagubot nato sa Simbahan Katoliko as early as August this year, no? Kanindot mga igsoong Katoliko nga kitang tanan magkaiusa ta, we will be one in the doctrine and teaching and also in discipline. Let I also call all Catholics, let us leave behind mga vices, mga immoralities. Wag na yang maging maglalasing tayo sa alak, wag na iwanan natin para hindi tayo makaskandalize sa mga hindi Katoliko. Ano? Sana maintindihan nyo. Mga sugal, mga pambababae, moralities. Let us make ourselves, parang pari din tayo at ubispo na may vow of chastity. No? Hindi tayo babaero, vow of chastity. Hindi tayo adulterer. No? We are not homosexuals. Vow of chastity yan, vow of purity. Tapos meron din tayong vow of poverty. Huwag ipunto natin na ang apostolit natin at gawain natin nakapokus lang sa pamimera, pangwarta, ay huwag natin ganyan gawin, kundi ang kapokus tayo sa Diyos. Money comes later. Ako, mahirap naman ako na tayo. I'm poor, but I am self-sustaining. Oh, Brother Neil of sa El Shaddai, kaibigan ko rin to si Brother Neil, also supports me. Salamat, Brother Neil, for supporting me also, for your prayers so sa El Shaddai. I hope you understand, everybody else here who are watching me would understand my point. No, i-review na itong video kung may pagkukulang ako dito, and you tell me so I can also again add that on my next live stream. So dito, Brad Algener, settled na kami ng Timarian, eh, Padre Darwin, wala nang mga yan. From start now on, Brad Alvin Valesa, Brad Arnel, Ranido Michael is watching, Marlon Haiktin Palisbo, John Teddick Rodriguez, Hill Sunpaiko, Brad Raymond Gailo, Sister Mary Jane Tumang, Brad Philip Teruel Paglumutan, Roderick Hugo, at iba pa, Richie Manos, at iba pa na hindi ko na mag-greet, no? Sila ni Sister Jean Cruzpiro, sila ni Sister Nerelisa Pusakas, sila Brad Ramon Mapalo Naul, si Brad Chief Rolly Casium Silomeno, sila Norberto Sobandal, at the rest of the group, hindi ko na may isa-isa dyan, marami dyan sila, si Philip Cero Jr. I cannot mention them, everybody. Once again, salamat sa pagtatanggol sa ating pananampalataya, unang-una sa ating mga spiritual directors, National Spiritual Director, the great Reverend Father Fran Villegas, na nagtindig-tumindig talaga sa panahon ng pangangailangan natin, tumulong para mapunta dito sa CBCP-ECDF ang ating mga pinagbangayan. At saka si Reverend Father Lucas Inok also stand and stood with us here in CFD Cebu, our station chapter, our director, at sa lupo ng National Board na pinamunuan ni Brad Ryan Miliano, our great National President, El Presidente, ang ating, we can also call him as Chief Apologist because he is delegated also by the organization. Tapos because of the time of Brad Ryan as President, naging affiliated tayo sa Council of the Layman, Council of the Laity, sa under CBCP. So I hope later on under ECDF, Episcopal Commission on the Doctrine of Faith, and the Episcopal Commission on Bible Apostolate, ECDF and ECBA. So Brad Ryan Miliano, sorry for my hard words to you, Brad Ryan. And then I hope that God will guide you in your public debate with Brad Sino, RG Sino. We will watch that debate and we will pray for you, for the CFD National Board. We will pray even for RG Sino to be converted back to the Novus Ordo, no, na magsimba na si RG Sino ng Novus Ordo. Kasi kung makonvert natin siya to the National Board debate with Brad Ryan Miliano, whoever who would face him, Brad Wendell Talibong, then if RG Sino will be converted, aswerte si Brad Alvin, wala na kailangan magdebate pa kami ng RG Sino. No, diba? Ganyan talaga ang resulta pag maganda ang mangyari. So, let's keep on praying, no? Let us not stop on praying because our prayers have been answered. That is the mystery and the miracle of the Catholic faith and the Catholic Church in the Philippines. So, again, mga Catholic faithful, hindi ko na kayo ma-mention lahat. Saludo ako sa inyo sa inyong pananalangin kay Brad Alvin. You pray for Father Darwin. You pray for the CFD National Board. You pray even siguro for RG Sino.
I see that in the future, siguro this year, magkaisa na tayong lahat, wala nang bagayin, so we can focus our Protestant brothers. Tapos, I have been also trying my best to become a model to debate with non-Catholic religions, kahit mga rabid anti-Catholic sila, malakas umatake sa atin, minsan personal pa dominin. Pero you see naman in my debate na kalmado na ako, tapos I will show them that I debate with non-Catholics, even rabid anti-Catholic, not to shame them in public, o sila ay ipahiya, o maimbara sila, o ikondina sila na maimpirno sila, hindi sila maligtas, no, but only to share the Catholic faith. So, it's open for them, because we cannot force people, we have religious freedom also. We only have to ask God to enlighten them, to give them the grace to convert, no? Tulad ni Padre Sino, ni Brad Sino, we will ask to the grace of God to convert Brad Sino na respect din ang Bosordo na magsimba na sa Bosordo, huwag na yung PLM-TLM lang, pati yung SSBX na mabalik na sa Santo Papa Saloma, kay they're still irregular, they're not fully united with the Catholic Church. So, ang problema dyan eh, binabanatan tayo na una, kay I also took vengeance on them. I also binabanatan ko rin ang SSBX na madamay lahat ng mga ultra-traditionalist. So, I'll still have to speak about them, about their teaching dito in public. So, abangan nyo ang mga banat ko sa mga traditionalist, kasi kung hindi, palagi pa rin sila nagpupumilit dyan sa mga maling paninindigan nila. Ako, hindi din ako matatahimik. Numero uno ako dito sa Pilipinas na maingay pag may mga maling turo dito eh. Lalo na si mga Katoliko ko, alam nyo yan eh. Hindi nyo talaga mapipigilan si Brad Alvin. Kaya yung traditionalism, number one talaga yung kalaban, si Brad Alvin Gitamundo. Alam na nila yun. Kasi number one din ako ng kalaban ng mga nasa labas ng Sibang Katoliko. Nakikita niyo naman sa mga debates ko eh. Lumalabas na nga ako ng bansa na nagkipagdebate. Kaya hindi ko mapipigil dito sa kakasaway sa mga maling aral at turo in our modern times dito. Habang buhay pa ko, this is my apostolate, my promise to God, and also my delegation. So again, once again, please pray for me and my apostolate. So this is a welcome development. Father Darwin, side na natin sa Godhead Catechesis, ako din would like to conciliate with Father Darwin to ask for apology para magkaisa na tayo together with the CFD National Board. Start today, we are 1 inch stronger than before. So, isang pulgada tayo na, isang pulgada lang, pero matigas na yan. So, we are solid again, no? We are stronger than before. So, hindi nga tayo natalo, no? Na may bangayan tayo. Hindi tayo nagkakaisa, mga apologies. Eh, kung magkaisa tayo, lalo na. Eh, natalo lang mga kalaban natin sa Katoliko. Nag-unay pa tayo, nagbangayan tayo, nagdebatehan tayo within the Catholic Church, mga fellow apologies sa CFD. Eh, kung magkaisa tayo, di, lalo lang, talo na nga noon eh. Palagi yan sila talo. Do not get affected na may bangayan, kasi it will always come if meron talagang magpasaway dito sa loob ng simbahan. Just intindihin nyo lang, tapos ipanalangin nyo. So, that is a very good happening today, no? Praise the Lord, glory, hallelujah. So hanggang dito na lang, please share my live stream to Father Darwin and the rest of Tia Maria, mga followers nila. Heartily talaga itong ginagawa ko na apology, kasi heartily naman si Father Darwin tumindig talaga sa doktrina ng simbahan. So I recognize him as the spiritual director assigned by God sa CFD Bohol Tagbilaran Diocese under Bishop Abit Uy. So sana Padre, yung mga pagkakaiba natin ma-resolve natin sa CFD Conciliation Committee in a nice way, walang sigawan, walang awayan doon, mag-sharing lang tayo doon, tapos ano ang makukuha natin na tama, yun ang i-declara natin in public, no? I hope also the CFD National Board will make clearly understood na ganito, kahit na i-publicize yun, so yun talaga ang tama. I'm willing naman to concede kung may mali ako. Hindi naman sa Badal Bito nag-declara na I am infallible, I am a prophet guided by the Holy Spirit all the time. I cannot teach error. Oh, wala naman akong sinabing ganyan dito sa apostolado ko eh. Kaya nga, kung makita ng mga directors, mga pare natin na Brother Alvin, mali itong paninigan mo ganito, baguhin mo to. I am willing also to concede. No problema, nag-concede sa Brother Alvin. I can also will to concede. Kaya no perfect safety and apologies here in the Philippines. But anyway, in our imperfection, we can still attain to full unity. Especially ngayon, ang ating theme, go back to synodality. Yan, ito talagang nangyari ngayon sa araw na to kay Padre Alvin kanyang umaga at ngayon sa aking reaction. This is the spirit of unity, the Holy Spirit acting within the Catholic Church. No?
this is a spirit of synodality, that we have to listen to people, no? That our criticism will also end if those people who we criticize would also listen to us. Kaya nga, listening is the beginning of understanding. Listen to each other. Kaya nakikinig kayo ko, Father Dan, I also listen to him. So which means that I don't have any more grudge don't have any more sorrow to do to Father Darwin. Kaya tama naman yung ginagawa na kanina. So we will have to concede also. We have also to accept his good deed and good act in public. So public din na I should also do this. So kaya nga, ang magandang bunga, magandang gawain sa loob ng sibal kasi pamilya tayo, resulta din ng magandang bunga. Yung mga nag-away, wala nang away, magkaisa na ulit. So yun ang kagandahan ng sibahang Katoliko. In the Bible, St. Peter, St. Paul, nagdidebatehan eh. Si Barnabas at si Paul, nagkasama, kahiwalay sila. Si Barnabas kasama ng sila ni isa pang disipulo. Isa San Pablo naman, iba naman kasama niya, departed ways, Acts 15:39. Oh, maraming debatehan to the extent na meron talagang heretical, no, na mga kontra sila St. Paul sa loob ng Christian Church, the Catholic Church in the early centuries. Eh, wala pang Protestante noon. Eh, nagdebatehan din, they also condemn each other eh. They also, yun nga si Diotrephes sa 3 John chapter 1. Eh, tinanggal nga niya si John the Apostle eh. Si John the Apostle pa yung apostle pa mismo. Tinanggal ni Diotrephes kasi siya yung head presbyter ng isang congregation. Ayaw natanggapin si John the Evangelist. So kung nangyari yan sa panahon ng mga apostol, panahon ng mga apostol Antikristo, eh mangyayari din yan sa panahon natin. Pero huwag kayong matakot at huwag kayong mabahala, huwag kayong masaktan. Do not get so much affected, mga Catholic faithful, men and women of the Catholic Church, mga katulad kong laiko. Do not be affected. Just pray. No? Keep on praying. Keep on hoping. Keep on loving. And keep on having faith in the Church and with our Almighty God. Kasi everything will be resolved in God's time. No? Merong panahon yan, wag bilang ipitin. Kaya, ginagawa natin ang dapat natin gawin. No? Who knows, actually, in the perspective of God, kung wala din akong criticism, who knows, Father Darwin still go on with his sympathy with Sox doctrine. Oh, let's just think objectively. So siguro, in a way, na nangyari ito, may criticism ako in the past with Father Darwin and his team, that is also part of the plan of God to give me freedom to speak my part. I'm also an instrument of God to let people know what is really what we have to teach here, na talagang tama, talagang dapat natin ituro sa loob ng Simbahang Katoliko. So we are settled, we are resolved, not by ourselves, but by Almighty God through His grace. Tayo instrumento lang, we should always be open to the grace of God, to the enlightenment of the Holy Spirit. Pagsabi ng Holy Spirit, padalabin, tama na yan, hanggang dyan lang, ipoklama mo na publicly nga, you would not have to criticize anymore because ito namang kabila, they are humble enough to concede. I-aral ko naman to, hindi naman to sa inyo. So, we have to understand each other. So, ganyan ang meaning of God speaking to me in my life. So, you see, God is also working in my life as God is working in the life of Father Darwin. Kasi, kung wala pang Diyos sa buhay ni Father Darwin, walang Diyos sa akin, buhay, talagang isa sa amin dito may demonyo, eh hindi kami magka-reconcile. Walang mag-concede dito. Eh, both sides are conceding. So, meaning, there is really the spirit of the Holy Spirit, or the spirit of love and unity in Ephesians 4:1-5. So, next live stream ko bukas siguro, kaya ngayong gabi meron akong debate versus Iglesia ni Cristo. Brad Ramon, mapalo na all. Salamat sa yung sponsorship of 200 pesos sa aking load tonight. Maraming salamat sa lahat dyan na tumulong sa akin. Again, Brad Rodrick Hugo, Richie Manos, hindi ko na ma-mention lahat, no? Ulitin ko na lang, Philip Teruel, Paglumutan, Raymond Gailo, o sino pang iba dito, no? Na-mention ko na kanina, hindi ko na lang mabasa dito. O, maraming salamat. Good afternoon ulit. Please pray for me and my apostolate. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without an amen. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. And lead us to heaven, especially those who need most among us. Lord, always guide and protect us from evil, and always
give us and shower us with your blessings, graces, and love. As we make the sign of the cross in nomine Patri et Filii Spiritu Sancti, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Once again, shout out to Brother Arnel. Salute, Brother General Alvin Gitamundo. Lalong lalakas po kayo safely dahil sa pagkakaisa na watching from Cavite. Please pray always for us, Brother Arnel. And thank you for your support. Dong Dominic Johnson is also my friend. Brother Jason Clear. Darating yung Living Bible mo, as I have promised, no? Sa next week siguro. Maraming salamat uli. Goodbye. God bless. Please share this live stream to all groups, pages, and even your chat boxes, no? Bye-bye.